How does it feel to be celebrating your birthday with ito, yung mga release? Well, it feels so good. Masaya po kami, masaya kami, Kuya Lar. And first time kasi namin na makamit ng mga release na ako, first time ko rin makamit ng so, mga... happy. Ng mga release na prison, mga prisoners. Ex-prisoners. So, masayang-masaya po kami. Nakakatuwa na nandun pa rin yung enthusiasm nila yung... hope nila na tuloy ang buhay, di ba? Opo, yun nga po yung nakita ko agad sa kanila eh. Kasi parang nung nalaman ko na after nila makalabas ng kulungan, eh meron silang pinagkakaabalahan at meron silang samahan. So sabi ko, ang galing ng thinking ng mga taong to, parang may pag-asa pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Hindi sila nawawala ng pag-asa kahit na... sabihin na natin hindi sila tanggap ng mga tao. Nagkamali. Dahil eto, meron silang pinagkakaroon. Sabi nila parang hindi pa rin daw nila nararamdaman ang malaya sila. Kasi nga, parang mayroon pa rin na stigma, no? Chance. Oo, kasi parang sinabi nila, pag galing ka sa loob, mahirap na makahanap ng trabaho. So, yun nga, ang nakita ko, eh, nagpupursige pa rin sila. At least, nakita ko sa kanila na meron pa rin pag-asa at meron silang pinagkakaabalahan na tuloy-tuloy sa kanilang buhay. Tsaka sinabi ko naman sa kanila kanina na hanggat may buhay, may pag-asa. So, huwag sila mawawala ng pag-asa. The past years, ang mga pag-birthday kayo, diba? Usually, mga bata, mga kasimpunan, yung mga bata na usually yan yung mga kapusbalan. Pero this time, medyo naging kaibang natapad mo sa Father's Day. Yun, isa pa yun kasi natapad ka sa Father's Day. Tapos, ang karamihan kasi nakasama namin ngayon yung mga tawagin sila mga release. Karamihan mga lalaki. So, nasakto rin na Father's Day. So, yun ang kaibahan kasi yung mga nakaraan, puro bata. And ngayon, bukod sa iba, mga ito nga, mga release yung first time yung mga experience sa labas. So, masaya pala, masaya. So, doon sa gift kanina ng mga released, teary-eyed kayo. Lalo na, kasi mahina ako sa mga ganyan, lalo na part ng buhay natin yan. Siyempre, being Catholic, siyempre, malaking ano yun, na-touch ako doon. Kasi, feeling ko, kasi my mother passed away 1 year ago. So, naalala ko lang nanay ko na ganun siya sa amin, na ipinakilala sa amin yung pagkakatoliko. So, na-touch lang ako. Kaya na-teary-eyed ako ng point. And she would have loved the gift. Sobra po. Na-appreciate ko talaga yung regalo. I-treasure ko yan dun sa altar ko. Handcrafted kasi nila. Oo. At the same time, yun nga handcrafted. Mm-hmm. Sila talaga ang gumawa. Uh-oh. Yes. So, handmade lang. So, nagpapasalamat kami sa kanila. For the record, ilang taong ka na at kailan birthday mo? June 14 po talaga yung birthday. Ilan taong ka na? 41. Ikaw, Kev? June 15, 27 na. Okay. Thank you.